Ano nga ba ang tsansa na itong si Christian Stan Hardinger ay lilipat dito sa Magnolia Chicken Templados? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil itong si Christian Stan Hardinger ay mag-expire na ang kontrata dito sa Terra Firma Jeep sa December actually. Pero kung ikaw ang Terra Firma, bakit mo pa iintayin mag-expire yung kontrata niyan? Dahil sa tingin ng karamihan, bago pa mag-expire yung contract ni Stan Hardinger ay ite-trade na yan ng Terra Firma. Dahil malabong malabo na ito ay pumayag na mag-renew. Kung ikaw naman si Stan Hardinger, hindi ka na bumabata, bakit mo pa i-renew yung contract mo sa Terra Firma? Alam mo namang hindi yan magko-contend sa championship. Nakita natin na kaya pang maglaro ni Stan Hardinger at ay high level. So, pwedeng-pwede siya sa Magnolia. At syempre sa Magnolia, hindi naman kinakailangan na siya lang ang i-score dyan. Isipin mo kung meron kang Christian Stan Hardinger, pagkatapos nandyan pa sa frontcourt mo si Xavier Lucero at si Ian Sangalang. So sa tingin ko magiging bagay itong si Stan Hardinger dito sa Magnolia. Tandaan natin, noong itong si Stan Hardinger ay tinrade ng San Miguel sa Northport, yung global port dati na kapalit nitong si Mawala Tautua, marami ang naniwala na itong si Stan Hardinger eventually sa Magnolia mapupunta. Dahil nasa Hinebra pa noon si Greg Slaughter. Ang plano daw dati, Fajardo sa San Miguel, Stan Hardinger sa Magnolia at Greg Slaughter dito sa Barangay Hinebra. Pero ang nangyari, itong si Greg Slaughter, alam natin, tinrade ng Hinebra sa Northport at si Stan Hardinger napunta sa Hinebra. Walang naibigay dito sa Magnolia. So sa ngayon, sa tingin ko, baka ito na ang huling pagkakataon para makuha ng Magnolia itong si Christian Stan Hardinger. Dahil hindi masyadong naglaro itong si Christian dito sa Governor's Cup, sa tingin ko ay pupwede na ibigay ng Magnolia mga bench players nila dahil hindi rin naman masyadong nagamit ang nasabing player. Pupwede for example na si Russell Escoto, si James Laput at baka isama nila si Jose Periobo na kapalit nitong si Christian Stan Hardinger. Pwede rin magbigay sila ng first round draft pick dito sa Terra Firma Jeep. Maraming pwedeng ibigay dito ang Magnolia para kay si Stan. Pero of course, si Xavier Lucero hindi nila ite-trade yan. Kaya sa tingin ko, kung makuha ng Magnolia si Christian Stan Hardinger, masosolve na yung problema nila dito sa kanilang frontcourt. At sa ngayon, magagamit nila yan talaga para mapalakas yung kanilang lineup. At kung ikaw naman si Christian Stan Hardinger, sa tingin ko dapat pumayag na siya na dito sa Northport talaga o dito sa Magnolia talaga maglaro. Dahil nanggaling na siya dyan sa San Miguel, alam natin. At ano ba ang dahilan ba't siya umalis sa San Miguel dati? Dahil ayaw niya na maging backup ni Junmar. Ayon sa mga insiders, gusto niya siya top player. Ngayon, dito sa Barangay Hinebra, for some reason, mukhang hindi sila nakasundo ni Coach Tim Cohn at yan ang dahilan kung ba't siya tinrade. Hindi maliwanag, sabi ni Sistan, ayaw daw niya umalis sa Hinebra. Sabi ni Coach Tim Cohn ay siya raw nag-request ng trade. Kung ano man, tapos na yan. So, itong si Christian Stan Hardinger, kaysa naman manatili ka dito sa Terra Firma, mas maganda na mapunta ka na dito sa Magnolia dahil dyan at least meron kang chance na magkaroon ng maglaro sa kampiyonato. Dahil syempre, sino ba naman player ang may ayaw dyan? Of course, may chance din na pwedeng mag-abroad si Stan Hardinger pero sa edad na yan, sa tingin ko maliit na yung chance na may kumuha dyang import. Kaya, pinakamagandang option para kay Christian ay maglaro na dito sa Magnolia Chicken Templados dahil dyan mabibigyan siya ng pagkakataon para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya sa tingin ko, hindi na matagal ang iintayin bago itong si Stan Hardinger ay pumirma ng kontrata dito sa Magnolia Chicken Templados.